Okay, magbibigay lang ako ng official statement ko doon sa huling vlog na nangyari doon sa farm. Kasi nga ako ay naka-confine at ako ay may sakit. So, si Mrs. Agribusiness, si Cathy, yung wife ko, ang nag-took over doon sa vlogging, doon sa farm. At may eksena na kinausap niya si Kuya Nomer at saka si Romel. So, ito yung aking statement. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Subscribe na sa Pinoy How To YouTube channel. Okay, asan na yun? Ninote ko lang kasi malilimutin talaga ako. So, may listahan, ano? Okay. Straight to the point. Okay. Ito, sinasabi ko to para meron tayong magandang communication. Okay? Number one, Kuya Nomer, yung sa totoo lang, pero hayaan niyo muna ako ha. Pag natas kong masabi lahat, then I'll give you time then to speak. Yeah. Yung motor na nire-request mo na pinangako namin sa'yo, na pangako namin na, syempre gusto rin naman talaga namin yan noon eh. Hindi yun talaga kaya sa ngayon. Lalo na't yata, mag-aarap pa yata ang motor yung gusto mo eh. Mahal din kasi. Tapos, yung sitwasyon namin ngayon, kita niyo naman, naka-hospital si Direk. Yan yung sinasabi ko kay Direk noon pa na hinahini siya sa mga decisions kasi mahirap. Hindi namin kakayan, tsaka mahal. Siguro, the most ang pwede sa akin na suggestion ko. Pero ewan ko kay Direk kung napanood niyo to, alam anong naman ang kanyang comment or suggestion. Sa akin, pwede namang mag-save muna na mag-save. Diba? Ang pag-uusapan natin tungkol doon sa issue ng motor. Okay, dahil yung video ay hindi kompleto, saan ba nang galing yung motor? Yung pangako ng motor kay Kuya Nomer, saan ba nang galing yon? So para maintindihan po ng ating audience, yung motor po na yon ay hindi ko po pinangako para i-convince si Kuya Nomer mag-work doon sa farm. Ang nangyari dyan, si Kuya Ray at saka si Kuya Nomer ay meron silang commitment sa akin na tulungan nila ako doon sa farm. Diba, nagbo-volunteer sila. Tapos dumating doon sa point na sabi ni Kuya Ray, hindi na niya kayang ituloy yung pagpunta-punta doon sa farm. So, ang kasunduan nila, si Kuya Nomer na ang magtutuloy nang iiwan niya na responsibility. So, sabi nila, kaya nga lang, may problema. Ang problema, yung mobility ni Kuya Nomer na pag-transport niya from Tanay to my farm to Morong sa farm ni Kuya Ray. Bakit ganon ang situation? Kasi po si Kuya Ray at saka si Kuya Nomer, ang naging agreement nila ay maghihiwalay sila ng kinukultivate na lupa. Si Kuya Ray, bibigyan niya si Kuya Nomer ng piece of land sa farm niya para si Kuya Nomer mismo ang mag-cultivate, siya ang magtatanim, siya ang mamumuhunan, siya rin ang magbebenta ng sarili niyang produce. In other words, hiwalay sila ni Kuya Ray. Yun po ang kanilang agreement. So, ngayon si Kuya Nomer magiging dalawa yung responsibility niya na farm. Sa Tanay, sa farm ko, at saka sa farm ni Kuya Ray. Kaya, ang sabi nila, ang sabi ni Kuya Nomer, ang sabi ni Kuya Ray, para mabilis si Kuya Nomer makapunta sa farm ko at makabalik sa Teresa, sa Morong, kung saan siya nakabase, para mabilis yun,
kailangan niya ng motor. Kaya yung idea ng motor ay okay sa akin. So, yun po ang lumabas na pangako ko kay Kuya Nomer to solve yung problem ng mobility. Okay. Natatandaan niyo po, may mga episodes ako na sinasakay ko si Kuya Nomer. Sinusundo ko siya sa farm ni Kuya Ray at dinadala ko siya sa farm ko. Hatid-sundo po siya. Hinahatid, sinusundo. Kasi wala nga siyang mode of transportation. Ako nang gagaling ako ng Quezon City, pupunta ako ng Murong para pick-upin siya para ihatid ko siya sa Tanay. Ginagawa ko po yun. Sakripisyo po yun doon sa part ko. Ngayon kung hindi ako available, pinapakiusapan ko si Richard, pinapakiusapan ko si King na gamitin yung mga kanya-kanyang motor nila para ihatid sundurin si Kuya Nomer. Hindi lang yan. Pati si Porsche, no? Pinapakiusapan ko siya gamitin yung coach niya para ihatid sundo si Kuya Nomer. Lahat po yan may expense. Hindi po yan libre. Nakakaya naman na ililibre ni King. Nahihiya naman ako na sasagutin ni King ang gasolina, sasagutin ni Richard or sasagutin ni Porsche mga gasolina at effort nila. Binabayaran ko po yun lahat. Ngayon po yan, lahat yan ginagawa ko kasi need. Pangangailangan po yan ni Kuya Nomer doon kapalit, doon sa pagsiservisyo niya doon sa farm. So, lahat, again, hauulitin ko, lahat yan ay ginawang ko ng paraan yung mobility niya habang wala yung motor. Ngayon, ang nangyari, 2 weeks, probably 2 weeks na nandun siya sa farm, biglang sabi niya sa akin, hindi na ako babalik ng Murong. Magpo full time na ako dito sa Tanay. Yan ang sabi niya. Ang nasabi ko lang kay Kuya Nomer, make it sure na nagkausap kayo ni Kuya Ray na malinaw ang usapan ninyo dahil ayaw kong lumabas na pinapirate kita. Hindi kasi maganda yon. So, karoon ako ng chance sa kausapin si Kuya Ray and perfectly okay kay Kuya Ray. So, wala akong problema kay Kuya Ray, kay Kuya Nomer, sa akin. Okay. So, nag-full time si Kuya Nomer doon sa farm. Naalala nyo nung binigay ko yung donation kay Kuya Nomer doon sa loob ng sasakyan, yung may nagbigay sa kanya ng 10,000. Sabi ni Kuya Nomer, kunin mo na kaya ito, sir, para may down payment doon sa motor. Sabi ko sa kanya, hindi kuya, sa'yo yan. Kasi binigay ng subscriber para sa kanya, para sa need niya, hindi para sa motor. So sabi ko sa kanya, kunin mo yan, sa'yo yan. At that time po, talaga naman pong decided talaga ako na ibigay yung motor sa kanya. Lumipas yung mga ilang linggo, kasi po sa totoo lang, once a week lang naman po ako pumupunta doon sa farm, or once or twice a week. At nag-stay lang po ako sa farm ng around 6 hours in a day. At noong mga panahon na yon, masayang masaya ang atmosphere doon sa farm. At wala nang nababanggit tungkol sa motor. So, hindi ko sinasadya. I'm sorry, Kuya Nomer. Nakalimutan ko tungkol doon sa motor. Sa mga audience, wala ako pong masabi kundi pasensya na. Hindi ko talaga sinasadya. Nawala talaga sa isip ko. Yun nga, kasi hindi na napag-usapan, wala na rin rinimind sa akin si Kuya Nomer about doon sa motor. Masaya kami na nagko-concert siya sa farm. Nagkaroon siya ng character sa vlog ko. Okay. Part po kasi yon ng content ko na sinishowcase ko yung farm
Kasama, syempre, yung mga taong nag-work doon sa farm. Kaya ho sila nagkaroon ng exposure doon sa vlog. At kaya gusto rin nila yung nangyayari. Willingly, they also wanted to be included doon sa vlog. Okay. So ako naman, willing din naman ako. Gusto nila mag-share ng nalalaman nila, gusto nilang kumanta. It's just a simple conversation na kumakain. Okay sa akin 'yan. Walang problema 'yan. Maganda para sa akin 'yan. Kasi may i-showcase ko na we have good relationship sa farm. Now, lumipas yung matagal na panahon. Sa busy ko naman po, sa dami ng ginagawa ko, hindi lang naman vlogging. Sa vlogging ko, ako lahat ang gumagawa ng aking content. Ako lahat ang nag-e-edit ng aking episode. To give you an idea, yung ginagawa ko na one video na 1 hour every day ay katumbas yan sa labas ng 16 editors. 16 editors na nagtatrabaho para sa isang production house para gawin yung 1 hour every day in 30 days. Yun po yung katotohanan nun. Ako lang ho lahat ang gumagawa nun. Yung trabaho ng 16 editors, ako lang po ang gumagawa nun. Imagine nyo gaano ako kabisi. Imagine nyo gaano ako hindi natutulog para lang magkaroon kayo ng mapapanood daily every 8 p.m. Ganun po kalaki yung effort na ginagawa ko dyan. Hindi ho madali ang mag-vlog. Ang dali-dali ho panoorin. Pero hindi ganun kadali gawin ang isang video. Lalo na 1 hour video every day. Okay? Kung babayaran ko po ang 16 editors at 25,000 per editor, magkano na po yun? Ang halaga nun. So, yung 16 editors na nag-work monthly para may mapunood kayo na 1 hour video every day, it translate to 400,000 pesos na sweldo ng 16 editors. Saan ko po kukunin ang 400,000 na sweldo ng 16 editors? Okay? Yun po yung katotohanan dyan. Okay, going back. So, hindi ko na naaalala ano na ang nangyari. Wala akong natatandaan na may problema. Okay? Until dumating yung isang araw, malungkot si Kuya Nomer. Sabi ko, Kuya, ano ang problema? Sabi niya, hindi kasi ako nakapag-service ng Sunday. So sabi ko, kung pag-service ang problema, madaling gawan ng paraan yan. Sabi ko, Romel, hindi ka magde-day off ng Sunday. Ibigay natin kay Kuya Nomer. Si Kuya Nomer ang magde-day off ng Sunday para makapag-service siya. Yun yung naging arrangement. So yung araw na yon na i-close yung situation, all the while, akala ko na solve yung problema. Okay. The following day, Monday, at 12 noon, tumawag si Romel, nag-message sa group namin, wala si Kuya Nomer dito. So ako, nag-worry ako. Hindi ako nag-worry na hindi siya babalik kasi wala akong konsepto na hindi siya masaya. Okay? Nag-worry ako ano ang nangyari kay Kuya Nomer kasi hindi naman siya taga-Tanay. Diba? So hinahanap ko siya. Hinahanap ko siya kay Kuya Ray. Hinahanap ko siya kay Pors. At nung nakausap ko si Kuya Ray, baka nandun siya kay Ate LV. Kasi nakiusap si Ate LV na mag-work si Kuya Nomer for one day para sa rice farm ni Ate LV. Okay. So at least ako, napanatag na ako. Na andun siya. Hindi siya napasama. Later on, tumawag si Por sa akin. Confirm, si Kuya Nomer ay nandun kina Ate LV. At nagtanong sa akin si Porsche, ano na ang status ng motor? Okay. So ako na ano ako doon, na caught in the act. Parang nagulat ako doon sa tanong na yon.
Kasi nawala na yon dun sa isip ko na ganun pala. Until dumating yung instance na malungkot siya, may problema siya. At yun, natanong ko sa kanya ano ang problema niya. At sinabi niya na ang problema niya ay hindi siya nakapag-service. Yung nakausap ko si Porsche, doon lang nag-sink in sa akin na ang totoong problema pala ay ang motor. Ang problema na kayo, Nomer, ay hindi siya nakapag-service dahil wala siyang motor. Yun pala ang totoong problema. Sa kanila ko nga nalalaman eh. Ayaw pa naman sa namin ng gano'n na sa kanila nalalaman. Pero alam kong lahat naman tayo dito ay concerned. So, sige na lang. Nalaman namin yung tampo mo. Nagtampo ka pala. Dahil nga dun sa bagay na yon, huwag mo nang gawin yun kasi kapag may ayaw ka talaga, sabihin mo talaga ng diretso kay boss kasi maraming iniisip yun. Hindi niya yun maiisip kung hindi mo sasabihin sa kanya ng diretso. Tsaka mas gusto niya yung sinasabi mo. Now, ako naiintindihan ko yun. Naiintindihan ko yung pagod na ko yung Nomer. Okay? Naiintindihan ko yung sakripisyo niya. Kaya ako, I'm willing para ibigay yung motor. Okay? Kaya nga lang, may mga instances na hindi ko rin kontrolado. Like, nakita niyo naman ang daming episodes na bigla ako nahihilo dun sa farm. Nakita niyo naman na nahimatay ako dun sa farm. Anong ibig sabihin nun? Kailangan ko talaga magpatingin sa doktor. Eh, tulad nga yan, pag may sakit si boss. Pag si boss, eh, talagang di ko alam kung papayagan pa siya ditong pumunta. Ako muna kami iniisip na ganun kasi kailangan muna niyang gumaling. Pero sa totoo lang, kahit noon pa, pinabawal naman siyang pumunta sa mga ganitong mapolen, makakapagod, hingal. Diba, nakikita niyo naman yung condition ni sir eh. Diba? Kahit kagustuhan niyang tumulong ng tumulong, kailangan din niyang magtira ng konti para sa sarili niya dahil na siya ay may sakit. Actually, bago ako na-confine, umiikot kami ni Sofia ng 4 na hospital. Iniikot namin yan kasi iba-iba yung doktor. Iba yung doktor ko sa mata kasi may problema na yung mata ko as effect of diabetes. May doktor ako sa kidney kasi meron akong chronic kidney disease because of diabetes. Of course, may doctor ako sa diabetes mismo. And nagkaroon ako ng bagong doktor sa neuro para sa utak kasi kailangan malaman ano ang cause bakit ako nahimatay doon sa farm. Bukod doon, may mga doctors ako para doon sa carpal tunnel syndrome, middle finger syndrome, ganyan. So, iba rin yung doctor ko doon. Ngayon, aside doon sa mga doctors na pinupuntahan namin na nag-hospital hopping kami, ang daming laboratory test. MRI, to the echo, meron pa yung mahal na procedure yung tinignan yung leg ko kung merong mga namumuo na what's this? May mga namumuo na effect nung hypertension, ganyan. Lab test. Oo. So, madaming lab test. Actually, naka-schedule ako for laser ng mata. Hindi natuloy because na-confine nga ako due to pneumonia. So, right now, sobrang busy ako. Ang full attention ko is for my medication. I canceled a lot of shootings. Canceled ang Palawan. Palawan trip. Postponed ang Palawan trip. Kasi priority ko na ayusin yung medical condition ko. So, sad to say, the motor, hindi naman naming sinasabi na hindi na ibibigay. It's just that, not right now. Kasi ang dami-dami ko pong gastos for my medication. Pero ito, kaya ako sinasabi ngayon that ayoko tang paasahin. Ngayon, dito yung version ko, Kuya Nomer. At ang version ni Direk, hindi ko alam. Hindi ko alam. Dahil siya ay nagpapagaling pa. So, that's number one. So, pwede siguro, save.
Pero syempre bilang isang asawa, kailangan nagsisinop ako ganyan. Kaya kuya, hindi talaga pa namin kayang bilhin yung motor na gusto mo. Yung sinasabi mo dati na may naipon ka, may naipon ka na ba talaga? Hanggang ngayon ba, ilan na naipon mo? Wala. Wala. Nadala ko lang sa amin. Napapadala mo lahat yung sumla ng mga... Hindi naman ko lahat. Nagtitira ka din para sa'yo. So yun, that's number one. Kasi ayoko na aasa ka kuya Nomer at syempre, hindi mo naman namin gusto. Nag-iiba yung sitwasyon ng buhay. Diba? Wala namang sinabi si Cathy na kinuklose ang door doon sa motor. In fact, ang suggestion niya, ipon-ipon. Ipon-ipon muna. Okay? At sinabi ni Cathy na, this is my opinion. Syempre, at the end of the day, si Sir Buddy ang magde-decide about dyan sa motor. Kaya sinabi niya, kung gusto niyo kausapin si Sir Buddy, kausapin niyo siya. Kasi siya ang final say. Okay. So, linilinaw ko, again, yung issue ng motor, nung nalaman ko about the issue ng motor, hindi ho natin kinuklose yung idea doon sa motor. Nagkataon lang na may medical conditions ako na kailangan kong unahin at this point. Nung napag-uusapan namin ni Kuya Nomer yung motor, tungkol sa motor, he himself told me ayaw niya ng second hand. Gusto niya brand new. which I understand kasi nga ang iniisip niya yung safety. At nalaman ko rin sa mga kasama namin sa team na hindi lang basta brand new ang gusto ni Kuya Nomer. Meron siyang preference na brand at preference na model na may presyo. May presyo. So yun, binilang kita ng bigas mo ngayon, Kuya Nomer. 25 kilos yan. So matagal-tagal na muna yan sa'yo. Ayun, nagawa mo naman lahat yung pinagawa ni Direk, no? Yung nasa group chat natin. Tapos, ano pa ba yung concern ko? Pagka, ano po, mag-report po kayo kay Direk kung ano yung mga total, ikaw naman yung, ano, wala kasing ano sa kinomer eh. Pasensya na kayo, ha? Bilang isang, syempre, kami naglalabas kami ng pera dito. Makasakit na yung ulo ko sa kalalabas. Pero hindi ko to ibiniblame sa inyo, ha? Ito ay bilang ano namin, owner ng farm na to, kung ano na yung nangyari sa amin, ganyan. Marami na kaming nilalabas. So, man lang, yung bang, syempre nakakadod bilang si Direk Buddy at bilang si Sir, kailangan niyong malaman ano yung nangyari talaga dito sa farm. It's just simply sending him pictures kung ano yung nagawa, ano yung na-accomplish today. Kung di kaya ni Kinomer yun, di sa cellphone mo na lang, pakisend mo na lang. At least man lang alam ni Direk din kung ano yung mga susunod niyang papagawa. Ano yung para mabilis din yung progress ng gawa natin dito. Hindi naman kami nagmamadali. Ang importante sa amin, everyday may nangyayari, may natatapos. At nalalaman ni boss. Importante yun. Ikaw ba kung boss ka, gusto mo ba na hindi mo alam anong nangyayari sa pinakagastasan mo? Siyempre, ayaw mo na ganun, diba? Yun. Tapos si Kuya Nomer, hindi rin mahilig siyang mag-text. Hindi ko alam kung wala siyang load. Given that hindi siya pwedeng mag-send ng pictures, that's acceptable kasi yung phone niya. Pero sana Kuya Nomer, mag-text ka naman. Ganun. Hindi naman ako sana mag-text. Yun, sasabihin ko kasi na ayaw na, ayaw na ayaw ni Direk yung sa iba niya nalalaman yung gusto niyang itanong. Hindi man talaga ako mahilig mag-cellphone. Pinilit ko lang. Ah. Kahit sa amin may mga cellphone sila, hindi ako nag-cellphone. Hindi sana yung madam mag-type. Pero hindi, kasi dito kayo Nomer, partner ka eh. So dito... Pwede sa akin tawag lang. Ayun. Kaya sasabihin natin kay Direk, tawag lang. Basta, ang tandaan mo kayo Nomer, importante ang communication. Doon mabubuo yung magandang relationship. Doon din masisira yung pangat na relationship kapag hindi natin yung nag-uusap ng maayos. At hindi natin nalalaman yung ano ng bawat isa. Ako, hindi na ako nakikialam eh. Hindi na talaga kasi sakit sa ulo na yung
intindihin kong mga gastusin eh. Sinusunod ko na lang eh. So sana i-text, i-ano nyo siya, i-paki-message nyo siya, ano yung mga nangyari. Communication. Iyon ang pinaka-importante dito. Kahit ano pa yung nangyari, kay may nagawa, may hindi nagawa, kailangan niyang malaman at right niyang malaman kasi siya yung boss natin. Pares naman tayong nagsasacrifice dito eh. Like us, diba, tuwing kadabenta natin, hati talaga. Wala pa kami na ibabawas, wala pa kami kinikita. Tulad kanina, libo-libo na naman yung pinamili kong gamit. Ay yung mga ano natin, 1616 and etc. etc. So wala pa talaga kaming kinikita. Pero ayos lang. In the long run, alam naman namin nakikita din. Nagtitiis lang din kami. Ganun talaga. Tulungan tayo, eh, diba? Tulungan tayo dito. Lalo na kayo, gusto rin namin kayong matulungan. At the same time, kami rin naman. Tulungan nyo. Yung agreement namin ni Kuya Nomer, okay, hindi siya employee. So, hindi ho siya sumasweldo. Ang kanya ay share doon sa napagbentahan. Gusto kong maging totoo na maramdaman ni Kuya Nomer na kumikita siya. Kaya ang binibigay ko kay Kuya Nomer ay 50% gross sale. Ibig sabihin, walang binabawas na expenses kay direct cost doon sa production, transportation, cost ng delivery, etc. etc. Wala ho akong binabawas na ganun. Automatic, kung 10,000 ang sale, automatic 5,000 sa kanya. Yung other 5,000 na natira sa akin, yun ngayon ulit ng pambili ka ng inputs. Doon ko kukunin yung gasolina ko. Diba? May driver ako going to the farm. Bakit ho ako may driver? Kasi delikado na mag-drive ako ng malalayo na because of my condition. Okay. So lahat ho yan may expense. Pero hindi ko ho yan kinukompute yung expense kasi gusto kong maging totoo kay Kuya Nomer. Maramdaman niya na kumikita siya. Kaya automatic, 50% of the gross sale na pupunta sa kanya. Yung 50% of the gross, it translate to more than 75% kung tutuusin. Kasi kung magpi 50-50 kayo, after matanggal lahat ng expense, yun supposedly ang tamang hatian. Pero dahil 50% kagad sa kanya of the gross, lumalabas, pag nag-net na yan, 75% ng kita napunta kay Kuya Nomer. 25% lang ang napupunta sa akin. Which is okay. Kasi gusto ko siya. Kasi gusto kong makatulong kay Kuya Nomer. Gusto kong maging totoo. Gusto kong maramdaman niya yung sinasabi niya na ang dami niyang pinagdaanan na hindi naging totoo yung mga naging partners niya. Gusto ko, once and for all, maramdaman ni Kuya Nomer, finally, andyan yung totoong tao na tutulungan ka. Kaya willing akong ibigay kay Kuya Nomer yun. Ako, sa totoo lang, sa farm, yung nakikita nyo doon sa farm, ay nakikita nyo lang, pero hindi nyo ho nakikita ang totoong gastos. Ang totoong gastos ho sa farm, kaya kasama pa yan doon sa amortization, doon sa pagbili ko ng farm, eh million na ho, megit million na po ang nilalabas ko dyan sa farm. Pero ni isang singkong duling, wala pa hong bumabalik sa akin. Kung mayaman lang talaga ako, totoong mayaman ako, hindi ko yan iindain. Pero para sa akin na hard-earned money, para sa akin na nagtrabaho ako ng 18 hours, 16 hours, 18 hours a day, para ilabas ko yung 1 million kong mahigit, at mapupunta lang sa farm at hindi ko alam kailan babalik. Mahirap po yun. Negosyante rin po ako. Sa mga negosyante, I'm sure mararamdaman nyo yan. Na ano bang ginagawa ko? Nagninegosyo ba ako? O nag-charity lang ako? Diba? Kung negosyo ang pag-uusapan, dapat kumita. Yung farm itself, okay, wag natin ihalo yung vlogging ko. The farm itself dapat kumita. Okay? But ang totoo,
hindi ko kumikita yung farm. No, nag-aabono ako. Million na po, mahigit million na po ang nailabas ko doon sa farm. Para sa akin, isang mahirap, napakalaki yung rinis ko doon sa farm. Considering na my medical conditions ako, na anytime kakailanganin ko yung pera. But then again, masaya ako doon sa nangyayari. Masaya ako doon sa farm. Yan ang gustong gawin eh. Masaya ako, nag-i-enjoy ako. No? Kaya, ang sinasabi ko lang kung bakit ko nami-mention yung pera, because that's part of my advocacy na hindi po pwedeng yung maganda lang ang nakikita. Ang dami-dami yung OFW na gustong umuwi ng Pilipinas para mag-farming. I don't want na may ibigay lang sa kanila yung information na kalahate na magandang mag-farming. Pero yung katotohanan nun, yung details nun, nung bawat isang maliit na sakit sang ulo na laki ng gastos para totoong magkaroon ka ng farm. Hindi ho yan nakikita. Wala hong vlogger na nagsasabi niyan maliban kay agribusiness. At ginagamit ko yung sarili kong farm para ipakita yung totoong nangyayari sa farm. Yun po ang concept kasi ng agribusiness vlogging ko sa farm. It's a reality. It's a reality show. Reality show ng farm owner at farm workers sa isang farm. Ang nakikita nyo doon sa farm ay totoong nangyayari. Ako, kung bias lang ako, I can easily palabasin na napakabait ko sa farm, na perfect owner ako, perfect boss ako. Pero ba't may nakikita kayong flaws ko? Kasi yun ang totoo. May matututunan kasi doon, sinasacrifice ko yung sarili ko para may matutunan ang mga tao. Okay, bakit ko nami-mention yung about doon sa investments, doon sa farm, malaki investments na kakailanganin? Kasi sinasabi niyo sa akin, vlogger ka, mayaman ka. Okay? Hindi naman yung ibig sabihin, vlogger ka, mayaman na. Marami kasing vlogger na ang general content nila ay fashion, lifestyle. Kailangan makita yung lifestyle. Gaano? Parang lifestyle of the rich and famous. Eh, hindi naman ho ganun ang content ko. Ang content ko ay, ang advocacy ko ay magbigay ng totoong information sa mga taong gustong mag-farm. Regardless kung maganda o pangit. Dapat malaman nyo yon, matutunan nyo yon. So, malaki yung gastos sa farm. Yung YouTube ko ang nagsasubsidize ng gastos doon sa farm. Kaya ako nakakasweldo si Romel dahil meron akong kita sa vlog. Kaya ako kayang ibigay yung 50% gross kasi may kinikita ho ako sa vlog. Pero hindi ho yun malaki dahil malaki rin ang pangangailangan ko para maiproduce ko yung video. Meron akong mga videographers, di ba? Meron akong driver, meron akong gas, meron akong amortization ng kotse ko monthly, di ba? And so on and so forth. May bahay din ako, kumakain din yung pamilya ko, may pamilya ako, di ba? Madaming umaasa sa akin. Ang mga anak ko sa akin nagtatrabaho, so may sweldo rin ho sila. Okay? So, hindi totoo na pag-vlogger ka, mayaman ka. Hindi ho totoo yan. Sa pag-akit pa lang yan, kaya minsan nagdadagdag ako ng mga pera, kahit konti-konti, pandagdag sa ulam. Kasi I appreciate no, yung pag-akit ninyo sa hagdan. Ay, ako talagang naawa ako sa ganyan. Kaya tulad ngayon, naghahanap tayo ng tao na pwedeng tumulong sa atin. Kasi hodang gaano pakaliit ang benta natin. Just to lessen yung pagod natin ng pag-akit. Kasi I really understand yung hirap. Apakahirap akitin yan. So, gusto ko lang idagdag doon sa point na generous naman po ako kay Kuya Nomer. Kaya ako binibigay yung 50% gross na share niya. But aside from that,
lahat po ng yung pag-appear niya doon sa vlog ko, may mga taong natuwa at nagbigay sila ng donations. Lahat naman po yan nakakarating kay Koyonomer. No? Sa lahat ng vlog, nakita niyo po yan. Binibigay ko sa kanila lahat. Hindi ko pa, kung galing sa YouTube thanks, hindi ko pa yan nakokolekta. 1 month or 2 months pa yan bago darating sa payroll ko. Binibigay ko na sa kanila. Basta nakita ko doon sa YouTube thanks, pumasok yan. At in-indicate ng subscriber para kay Kuya Nomer, para kay Richard, para kay Rommel. Automatic po yan. Binibigay ko na sa kanila. So, aside from that, may mga abot-abot din kami sa kanila na sarili kong pera, pandagdag sa pagkain. Ginagawa ko po yan. Binibigay ko sa kanila. Kay Rommel, binibigyan niya ng dagdag maliban sa sweldo. So, kaya Kuya Nomer, binibigyan ho yan ng pang-ulam. Especially nung wala pa siyang kinikita para mag-survive siya. Ginagawa ko po yan. From the beginning, maganang loob ko sa'yo. Yes. And I trust you so much. Tapos, naniniwala ako sa'yo when every time na may sinasabi sa akin, naniniwala ako na totoo yung sinasabi mo. So, naniniwala ako na binibilis-bilisan mo. Mabilis ka naman siguro magtrabaho. I mean, kahit wala si Direk sana. Ganun pa rin naman ho yung kilos ko. Wala, yeah. wala si sir, wala ho kayo. Mm-mm. Yan, si kuya. Tandaan nyo ko yung number, sobra yung binigay namin ni Direk yung puso namin na magtiwala sa inyo. Alam ko na naman na ganun din. Kaya nga marami siguro natuwang viewers din sa inyo, diba? At saka tingnan nyo naman. Yun nga, pag nagbigay sila ng mga donations, imbis na hindi pa ibigay, kasi iba doon, 2 months ko pa makukuha yun, or a month. Pero binibigay na namin para lang din mapakinabangan kaagad. Sana hindi nyo rin nalilimutan yung mga blessings ninyo from wherever man siya galing. Kung thanks man siya, or what, kahit saan man siya. Dahil kung wala si Direk, wala naman tayo mga ganun. Diba? So, yun lang naman. Salamat. Na-appreciate ko lagi ang pagod ninyo. At pasensya na kung meron pa rin kaming pagkukulang sa inyo kasi hindi kami mayaman na farmer. Hindi talaga kami mayaman. Kung meron lang akong extra money pa, yung kalsada na yan, napatapos na natin yan. Pero hindi eh. Nag-iipon pa din kami ng pera para dyan. And at the same time, iniisip ni Direk yung mga tanim ni Kuya Nomer, paano namin mapapakinabangan pa din. Ikaw din mismo, Kuya Nomer, paano ka magkakapera. So, puro lang siya labas ng labas ngayon. Eh, nahihayaan ko lang. Dahil pares naman tayong living by faith na kung ano ang binigay natin, siyang babalik, siksikliklik. Hanggang ngayon, ganun kami. So, hanggang dun lang muna yung kaya namin, Kuya. Pero, sinasabi ko, ito ay version ko. Hindi ko version, hindi pa to kay Direk. Yun na, so, sana lang happy kayo dun sa ano yung nare-receive natin. At, magtitiis pa sana kayo. I know that yung pinaka-hardest part dito is yung pag-akyat. Yun. Eh, so, wala tayong nakuha ngayon na mag-aakyat. Mag-aakyat na tayo ngayon. Diba? But anyway, yun lang. I just want you to know, guys, na mahal ko kayo. At yung malasakit namin ni Direk ay nandito pa rin. Pero kung kayo ang magbabago, then wala kaming magagawa doon. Pero I hope not. Kasi we started very, very, very nice. Diba? Ang bait mo. Ang bait ni Kuya Nomer. Inneang ko si Direk. Diba? Alam niyo yan. Alam niyo naman yan. Count the blessings ng kung anong meron. Ganun kami. And hopefully, papuntahin pa siya dito ng kanyang doctors. Yun. Now, Kuya Nomer, so anong version mo? Anong, what can you say? Appreciate ko yan. I-accept ko lahat. Wala iiyakan eh. Huwag iiyak. Ano naman yan eh. May iiyak ba? Okay, just be honest, Kuya Nomer. Okay lang sa akin. Lahat ng bagay alam naman ganun. Ikaw ng paraan. One sentence lang? Okay lang? Okay lang. Oh, pasensya ka na kasi hindi mayaman si Direk. Talagang mahirap. Hindi pa kami yung wala eh.
kung lang tapos na yung ibang bagay dyan. Kasi hindi ko pwedeng isugal yung ibang pera ko dahil may sakit siya. Dahil may iba rin kasi tutulong sa amin eh. Kami lang din. Kaya ito, yung pagpunta namin dito, mag-asos yan. Richard ako. Laki ng gas ko. Pero kantuhan lang to, huwag niyong i-burden yung sarili niyo na ba't pa kayo nag-farming, ba't pa kayo nagpa-time kung puro kayo reklamo. It's not like that. Kasi, syempre, tao lang tayo. Eh, masarap din yung may nakakausap ka, naglalabas ka din ng hinaing mo, diba? Total, dito naman, mahal natin ay isa't isa, hindi naman yung siraan. Ano kayo number? Ooh, parang sumakit ang ulo ni Kuya Nomer sa sinabi ko. Hinihimas yung ulo eh. Mas bigla ng ulo. Ayos lang. Bigyan natin ng chance. Tingnan natin, wag lang tayong magsawa. Tiis lang muna. Malay mo. Magaling naman ng Panginoon mag-timing sa buhay eh. Kung ano yung papagawa niya sa'yo ngayon, anong bibigyan niya sa'yo ngayon. Sobrang tested ko na yun sa buhay namin. Jesus! Kapogi pa rin ano, kahit ganun ang sagot eh. Kilay lang yung tumaas eh, no? Ayos. Kung si sir naman ang gusto mong makausap, then yeah, respect that. Okay. Okay lang din. Di pala siguro time. Siguro hindi pa lang talaga ngayon. Hindi pa oras. Pero sana meron na ako niyan, hulugan nga lang. Mm-mm. Pero mas mabilis mangyayari yun, kuya, pag nagtanim pa tayo ng nagtanim. Hindi ba, bumili nga ako cellphone, tsaka yung kaya naubos. Tsaka pinapadala ko. May pinapadala pa. Oo, may etas ang liliit pa ng ano namin. Tatlo kaya yung college ko. May college pa. Tapos lima yung nasa bahay. Lima pa yung nasa bahay. Pinadede pa. Eka ako lang na hindi ko na-inuti-unti ko lang. Tama, may nagdi-dede pa. Nagdi-dede pa yun, no? Si baby, no? So, ibig sabihin din ko yun, Omar, kailangan mo magtiis din muna. Uniforme pa nila, kaya... Tiis-tiis muna talaga. Yeah. Paano? Hapunin tayo. O basta, ganito. Ayokong masama ang loob nyo, ha. Sana mahal nyo pa rin kami. Sana hindi kayo magbago. Umpisa pa lang kasi, mong, eh. Kasi si Derek ay, kung gusto niyang tumigil, anytime pwede siyang tumigil. Pero hindi namin yun kayo bibitawan sa ere. Diyan o, dami ng pananim mo. At tandaan nyo, lapang kinikita si Madam. okay lang. Okay lang. As long as may nabubunot pa ako para sa pagpapagamot ni Daddy, kain ng mga anak ko. Kasi tapos na akong magpaaral ko yung Homer na eh. Kaya nalampasan ko na yung stage na yun. Kaya siguro ganito na ako magsalita ngayon. Pero kung aabutan nyo rin ako na hindi pa tapos yung mga anak ko, ay, singles and tabo recorded ko yan. Noon, ha? Eh, tapos na ako dun eh. So dito, kailangan luwag-luwag naman para magbigay ulit ang Lord sa akin. Ganun daw yun. Okay. Okay. Walang masamang loob. Lang. Walang plastikan, ha? Ay, kahit itapon niyo ako sa ilog, di ako lulutang. Hey, Nomer, hindi ka masamang hindi, loob. Hindi, totoo kung kausap. Ganyan okay. Lang talaga akong pumorma. Yun. Ikaw nang bahalang mag-report kay sir, pagka ano. Kailangan niya lang din talaga masana kay kuya pagka minsan. Yeah, meron I think siyang, so. Meron kasi siyang time na, ano madam eh, yung biglang nananahimik. Mm, lahat naman. Yung pala, ano lang yung mga tungkol sa pamilya, mga namimiss niya, mga ganun. Siyempre, hindi naman nakaka-uwi din si... O kasi inayos sa, natin yan eh. Hindi nakakapag day minsan, off, nalulungkot. Gusto mag-service. Bibigay naman natin lahat yun. Biglang nananahimik. Ayun pala, yung motor pala yung problema niya dati. Siyensya ka na ko yung number, di kami mayaman talaga. Maganda lang tignan kasi we have car, we have farm. Yes, we have a little money pero para kay Direk kasi, nagpapagamot kasi siya. Hindi biro eh. Kasi nga sira ang kidney niya, ang pancreas niya. Diba nga, nag-blackout na siya dito. He's getting worse. Eh yun nga, sabi ko kanya, bakit inuubo siya ng ganun. Pero dinadala lang namin ng magaan yung problems para hindi masyadong kakastress. Basta tiisin nyo lang muna. Hindi naman natin alaman nung pwedeng mangyari bukas at hindi natin alaman nung mangyari talaga.
Mamaya, bukas, di ba? Huwag sasama loob mo, kuya, ha? Ganyan kami. Okay lang. Nininitaan ka din ng kalbo di. Yung kalbo dyan, no? Pangiti-ngiti. Nananahimik lang, yan, ha? Yung lukusod mo din, no? Yun lang gusto kong i-open up sa inyo. Ngayon, pag gumaling si boss at dumating siya dito din, kausapin niyo sa ulit. Kailangan siya ang direktang kakausapin ninyo. Huwag niyo sasabihin kay Richard, huwag sasabihin kay Justine, huwag kay Romel, kay direct niyo sasabihin. Lumapit kay isa kanya. Para direkta makuha niyo. Hindi mahirap kausap si daddy. Sasabihin din niya kung ano yung totoo at anong pwede niyong magawa. Ayun. Lungkot ni Kuya Nomer, oh. Tease lang muna kayo, Nomer. As much as you can, mag-ipon lang muna tayo. 500. Hindi masama yun. Kasi pag mag-save ka talaga, save talaga. Kaya mahirap ang mag-ipon yan. Pagka ganyang marami kang pinag-aaral. Yes. At saka anong priority mo, kuya? Tama ka dyan eh. Nagmi-milk, may nagka-college pa, diba? Anong mas mahirap ba, kuya, Nomer? Yung nandun ka sa noon o yung nandito ka? O pareho lang? Medyo kwan lang dito ng magya, angat. Angat lang ng magya. Oh, at least, diba? At least. Maangat ng magya, paangat ng paangat. And doon, parang di ako aangat. Talo. Oh, kuya, talo ka doon. Aswerte na lang kayo't, dito kasi kuya, may nakakapag. Very honest ang boss natin. At pasalamat na lang din at nakakasabay ako sa kanya. Kasi ako ang control niyan eh. Hindi mo bibigay yan! Hindi pwede yan! Pero hindi ko yun ginagawa. Kasi tapos na ako magpaaral. Kaya nakaluwang na ako ng konti. Para marami pang bumalik. Matapos lang ng college yung mga ano kanya ako na magpaaral. Ay! Kasi na, ba't may iba ka pa bang kolehiyo sa iba? Parang sinabi mo may ano ah. Ay! Ay! Kuya Nomer! Mapapanood tayo nun. Hindi ako na. So, kung may mga bigat pa, o may mga gusto pa kayong sabihin, kay direct nyo na i-discuss. Ha? Maintindihan kayo nun. At, ayun. Yun lang. Mahal ko kayo. Yun lang. Ako po ay nalulungkot na yung YouTube banks na shinare ko sa mga farm workers ay nagiging intriga pa. Hindi ho lahat ng YouTuber ay may YouTube banks. Feeling ko, hindi confirm, ang binibigyan ng YouTube thanks ay ang mga channel na may relevance sa society. Yung may na-eco-contribute sa society. I'm so lucky na ang tingin ni YouTube, ang agribusiness ay may nako-contribute sa society. Kaya ako binigyan ng YouTube thanks. Ang YouTube thanks na yan ay supposedly for me as the creator. Pabuya yun ni YouTube sa social responsibility na ginagawa ng channel ko. Pero anong ginawa ko? Shinare ko siya doon sa mga farm workers. Pinabibili ko siya ng grocery. Maliban na lang kung in-specify ng audience, ng subscriber na para kay Kuya Nomer, para kay Richard, para kay Romel. Then binibigay ko sa kanila. Dahil nagiging intriga pa yan, from now on, ang YouTube thanks ay exclusively for the farm workers na binibigay namin grocery. Wala na pong paabot na pera para sa kung sino nila gustong ibigay. Wala na po yan. Wala rin kaming tatanggapin na donations na for road construction. Wala ho kaming tatanggapin na donations para sa mga farm workers ko. Okay? Ang tatanggapin na lang namin ay para automatic yan, pag nagbigay ka ng YouTube thanks, automatic yan, pandagdag doon sa grocery na binibigay ko doon sa mga binibisita kong mga farms. And even doon sa farm ko mismo. Because just what I've said, hindi naman lahat ng perang ginagamit ko dyan sa grocery ay nanggaling sa YouTube thanks.
malaking percent niyan ay nanggagaling sa sarili kong pera. Hindi na ho kami nagtatanggap ng donations para sa aking mga farm workers. At hindi ko ini-encourage na magbigay ko sa kanila ng donations directly, especially if na-mention ang agribusiness. Kasi ayaw kong mauwi sa scam or may magsamantala ng both sides, either may sa pagsamantalahan ng subscriber or pagsamantalahan yung mga farm workers. Kaya I don't encourage na may mga donations na ganyan in behalf of agribusiness. Any creator sa YouTube na nagka-campaign for donations, wala akong kinalaman ng agribusiness dyan. Klaro po yan. Na-appreciate ko yung pagod ni kayo, Nomer. Na-appreciate ko yung transformation ng farm because of him. And even Romel and other people na tumulong doon sa farm para kung anong kinalalagyan ng farm ngayon. Maraming taong nag-contribute, maraming nag-bayanihan para doon sa development ng farm. Na-appreciate ko yun. Nakikita ko yung hirap nila kayo, Nomer, doon sa pagtatanim, doon sa pag-akyat ng mga gulay. Naintindihan ko yun. I feel for them. Alam ko yun mismo kasi nandun din ako. Kasama rin nila akong umakyat. Kasama rin nila akong bumababa. Kaya nga yung idea ng motor okay sa akin. Dahil naintindihan ko si Kuya Nomer, kaya okay sa akin yung motor. Pero lilinawin ko lang ulit, yung motor na yan ay hindi pangako kay Kuya Nomer para mag-decide siya mag-work sa akin sa farm. Yan po ay lumabas noong ongoing na nag-work si Kuya Nomer, at dahil may dalawang farm siyang minamanage, sa Morong kay Kuya Ray at sa Tanaig sa akin, kailangan niya ng mobility. At naintindihan ko yon, kaya I agree to the idea na mabigyan siya ng motor. Remember na mention ko nga na I tried naman na yung gusto ni Kuya Nomer ay binibigay ko rin kung alam ko lang. Naintindihan ko na kailangan din niyang naintindihan ko yung pagod niya, naintindihan ko yung sakripisyo niya, naintindihan ko na kailangan din niya mag-relax, kailangan din niya mag-unwind, kailangan din niya mag-recharge. So, naintindihan ko po yan. So, again, kaya ang purpose ng video na to ay just to clarify yung mga lumabas na issues, yung mga speculations, yung mga issues na lumabas, ay once and for all, maklarify. And then, that's it. Move on na doon sa mas importante ko kailangan gawin ngayon, which is yung pagpapagaling ko. Okay. After 6 days of confinement sa hospital, nakauwi na po ako dito sa bahay. At sabi ng doktor, kailangan kong magpahinga for the next 2 weeks. Kasi hindi ibig sabihin na nakalabas ako sa hospital ay magaling na yung pneumonia. I don't know kung kaya kong sundin yung 2 weeks kasi hindi naman ako sanay na nakakulong lang dito sa bahay ng ganong katagal. Yung problema tungkol sa motor, meron naman po akong iniisip na solution dyan. At yung problema sa motor ay isang maliit na problema kaysa sa mas malaking problema na haharapin ko doon sa farm. Kasi po, hindi na ako pwedeng pumunta sa farm. Paano ko i-manage yung farm kung ako mismo hindi na makakababa doon sa farm? Sa totoo lang, kung anong mangyayari sa farm, hindi ko alam. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box.
Mamalengke Online sa onlinepalengke.com, your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.